Naging maangas nga ang pagkapanalo ng Signal kontra sa defending champion na Cherry Tigo crossover. Dakis, kumpiyansang-kumpiyansang ibabalik ang kupunan sa finals. Pero, Bumbita, na-injured? Coach A, tama kaya ang balasa niya sa mga players? Dihado nga ba o babawi pa? Pero bago pa man ang lahat, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and paki-spike na rin sa bell button para sa mga volleyball ganap. Sa kasamaang palad, Grace Bumbita, na-injured bago pa man nagsimula ang laro. Sa report ng courtside reporter na si Ayit Insay, it was a knee injury during warm-up. Hoping for Bumbita na hindi ito seryosong injury at makabalik sa susunod na laban dahil naiinip na rin ang mga fans sa kanyang pagbabalik. Sa score na 25 over 22, 22 over 25, 25 over 22 at 25 over 18, napataob ng Signal ang Cherry Tigo na nagtapos ng fourth set dahilan upang masungkit ang una nilang pagkapanalo. Sa third set, naging mapusok na si AJ Laure at si Maylene Paat is really on fire. Kahit wala si Dindin sa court, kailangan nilang ireserba ang enerhiya nila dahil sa short tournament. Ayaw nilang ma-burn out ang player, lalong-lalo na ang key player nilang si Dindin o si Maylene. Pero tama kaya ang balasa ni Coach A? O isa na naman kaya itong eksperimento? At sa likod ng napakatalinong laro ng setter na si Jel Cayuna, ang HD Spikers ay nagtagumpay sa isang seesaw battle of nerves sa crucial third set habang sinunggaban ang mali-maling mga service play ng kanilang kalaban. Pagkatapos ay nagkaroon ng 5-point lead sa fourth set upang hadlangan ang pagbabalik ng crossover at palakasin ang kanilang quarterfinals drive sa 19th tournament. Sa fourth set, naging maganda ang koneksyon nila Cayuna at Araneta, pero naging spark plug naman si Austero sa Cherry Tigo. At nagsalba rin si Jasmine Nabor ng isang match point, ngunit umaka pa sa isa pang miscue nang dumanas ng cramps ang top hitter na si Maylene Paat sa fourth set, na nagbigay daan sa HD Spiker na masungkit ang panalo at maging mas malakas pa para sa natitirang laro. Ang defending champion na wala ang top player nilang si Jaja Santiago na sa ngayon ay naglalaro pa sa Ageo Medics sa Japan V-League ay pinilit naman ng kupunan na tumabla sa ika-14 sa fourth set. Pero si Cayuna muling kumilos para guluhin ang naturang depensa ng Cherry Tigo sa pamamagitan ng mga regalo na nakukuha nila sa mga hitters ng kupunan. Sa pag-score nang muli silang humiwalay sa 21 over 17 sa tatlong sunod-sunod na drop shot mula sa pagbabalik nila Angeli Araneta at ang veteranong si Rachel Ann Dakis. Naging malakas talaga ang Signal dahil na rin sa tulong ni Cayuna at ang mga bagong recruit na sina Araneta, Molina at Meneses. At dahil sa maraming option si Cayuna kung kanino niya isiset ang bola, ay mas naging madali ito sa kanya na i-distribute ng maigi ang bola para sa puntos. Naging mahusay naman si Justin Durog sa kanyang floor defense at depensa. Naging advantage kasi noon ng Cherry Tigo ang middle blocker, kaya kailangan nilang punuan ang bakanting posisyon at magawa ng paraan para ma-convert ang error sa puntos. At dahil sa mga hindi napipigilang error ng Cherry Tigo, Signal silently leading with a 1-point lead hanggang sa nagagawa na ng paraan ni Dakis ang mga crucial point. Nangunguna naman si Ces Molina na may 16 points mula sa 13 attacks, 2 aces at isang block, kasama ang 7 excellent reception. Dakis nagdagdag naman ng 14 points at 12 digs, habang nagbigay sina Araneta at Meneses ng 12 at 11 points ayon sa pagkakasunod-sunod. Cayuna,
naging bala rin ng Signal. Naglabas ng 18 excellent set sa kanyang Signal debut, habang si Jeff Junella ay nagtala ng 14 digs at 9 receptions. Sobrang happy ako sa group na to kasi alam nila kung kailan sila dapat mag-adjust. And alam namin na sobrang dami pa rin kulang kasi nagsisimula pa lang yung laban. So kailangan mas mag-prepare pa kami ng maayos. Saad ito ni Signal Head Coach Shaq De Los Santos. For the crossovers, nagtapos si Santiago Manabat ng 14 points, habang si Paat ay may 10 points at lahat ay galing sa mga pag-atake ni AJ Laure na may 9 na puntos at 10 receptions sa kanyang pro debut sa Cheritigo crossover. At syempre, hindi natin i-disregard ang mga buwis buhay ni Buding na nagtala ng 16 digs at 10 receptions, habang si Nabor ay naghatid ng 26 excellent sets at 4 points. Wow! So, that's it! Thanks for supporting this channel! Please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para laging updated sa mga volleyball ganap. And thanks for watching!